dahil nga ay may relasyon umano sina Jillian Vicencio at Daniel Padilla. Ini-unfollow ang dalawa ngayon ni Cass. Kung nagawa man niya iyon ay dahil baka hindi siya magkaroon ng peace of mind kapag updated sa kanilang Instagram. Ibig sabihin, totoo ang chismis. Mariin ang itinanggi noon ni Vicencio sa Twitter na hindi totoo ang balita. Hindi din naniwala ang netizen sa isyu noon dahil pinafollow pa ni Kath si Jillian. Ngunit sa mga panahong ito ay hindi na makikita si Jillian sa following list ni Kath. Ayon pa nga sa kwento noon, pilit inagaw ni Catherine ang cellphone ni Daniel upang mahuli sa sikreto. Nakangiti sa harap ng mga tao. Ngunit nang nagpunta sa Korea ay dalang-dala ang stress na dulot ng relasyon kay Daniel. Ano kasi ang nangyari? Ito ang istorya ng netizen. Daniel versus Jillian Vicencio. Okay, so since deleted na yung original post, kwento ko na lang sa inyo. Around September this year, when DJ cheated with GV, or baka prior to this month pa, September lang nahuli. GV said to Sue Ramirez that DJ is Jutz daw. Sue told Sofia Andres, which is close friend ni Kath. And then, Kath wondered why GV knows about it. So, nagduda na siya. Remember when Kath went sa South Korea to receive her award as Best Asian Female Actor ba yun? Basta yun. Before her flight, dumaan siya sa condo ni Danielle in BGC to say her goodbyes. She asked for Didge's phone pero hindi binigay, which is unusual. She threatened Didge na kapag hindi binigay, pagkabilang niya ng 1, 2, 3 right there and right away, makikipag-break si Kath. Binigay naman daw pero Didge said daw na madaming cheating convo sa phone. And hula, kausap lagi si GV. So, nakipag-break na daw noon si Kath. 2 weeks after breakup, doon na nag-start massage si Didge sa kondo ni Andrea Brillantes. Inom, comfort, at kung saan-saan na siguro humantong. That's all guys. We hope Kath can overcome all this. Multiple cheating issues with Didge, but no bad words from Kath. Ayon pa sa isang netizen, kapansin-pansin ang maikling buhok ni Kath sa isyu ng Preview Magazine. Nais umano niyang patamaan ang kapwa-aktres sa mga sinasabi sa magazine at inspirasyon si Jillian sa hairstyle. Nagkasama sina Kath at Jillian sa Too Good to Be True at sa A Very Good Girl sa set. Parang lalayo lang si Jillian sa kanya. Ngunit si Kath itong lapit ng lapit upang makipagbeso na para bang walang nangyari. Ikaw, anong masasabi mo dito?